Kung kinsa ang bagong hepe ng Bureau of Corrections na si Nicanor File doon, mawawala na raw ang mga gangs sa New Bilibid Prison sa pagpasok ng bagong taon. Nakausap na raw ni File doon ang iba't ibang pangkat sa pambansang Pitan. So you expect that by January, these facilities and all the other facilities nationwide under the BUCOR will now become a gang-free. Bawal na yung magtatak sila dyan sa pader, reading materials, anything that has reference to their gangs. Wala na. They will be all referred to as PDLs, persons deprived of liberty. Magkakaroon daw ng kasulatan na pipirmahan ng iba't ibang leader sa Bilibid. Kaya kung dati may kanya-kanyang teritoryong iba't ibang gang sa loob ng NBP, paghahalu-haluin na raw ang mga preso. By January, I will mix them up. It will be, for the first time in our history, magiging gang-free to. So, Sigi-Sigi can now live in a dorm of a Batang City Jail and vice versa. Lahat yan, imimix natin. Sa isang pagdinig ng Kongreso noong 2016, ipinakita ni dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II ang isang dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kalakas ang mga gang sa Bilibid. Sa iba pang mga piitan, meron ding mga gang. Ayon sa dalawang nakausap namin gang members sa Quezon City Jail, mahirap mabuwag ang mga gang dahil nakagisnan na ang ganitong sistema sa matagal na panahon. Sa palagay ko, sa umpisa mahirap pero papag-aaralan din siguro bandang huli. Kung isa lang po ang namumuno sa dami ng tao na yan, magpapatayan po yan kahit po isa lang ang nagdadala. Kasi kung wala pong namumuno sa pangkat o sa Bilibid, magpapatayan po lahat yan. Kasi kanya-kanya na po yan. Ayon sa warden ng Quezon City Jail, may bentahe din kahit paano ang mga gang. Pwede silang force multiplier para mapanatili ang kayusan. Pero pwede hindi na rin kailangan ng mga ito kung sapat lang ang pasilidad at tauhan sa mga kulungan para ma-rehabilitate ang mga preso. Tayo naman, hindi tayo makakahalubilo sa kanila kaagad pagdating ng kailangan. Kaya kailangan, nag-a-assign talaga tayo ng mga leaders, ng mga inmates para makatulong sa amin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.